takot ka ba sa math? May solusyon si teacher Erlyn Heronimo dyan. Top-notcher sa licensure exam for teachers at nang magturo siya ng mathematics subject. Dinadaan niya ito sa hugot lines para relate much at ganyan mga estudyante. Sorry, mga parallel lines. They are on the same direction but they never meet. Hindi kayo mga asymptotes. Could have been but never was. Tapos maganda ko sa solta ng algebraic equation. Diba yung x, kailangan mo siyang i-isolate. Ganyan talaga mga x eh. They want space. Minsan may mga jokes din ako. Ang dasay, who's cosecant in a sentence? Don't leave me. Cosecant me without you. Pero aminado si Teacher Erlyn na sa dami ng mga pinag-aaralang leksyon, nagkakapatong-patong ng impormasyon sa kanyang utak. Kapag tayo'y nagkakaedad o maraming iniisip at nai-stress, naku, nababawasan ang ating mga brain neuron. Yan ang mga cell o cellula na nagdadala ng impormasyon mula sa utak papunta sa ibang bahagi ng ating katawan. Kaya, importante na pati ang ating utak ay mayroong exercise. Narito ngayon ang ibang mga tips para sa healthy brain neurons. Tip number one, matulog ng 8 hanggang 10 oras. Iwasang gumamit ng gadget o TV bago matulog. Mag-meditate ng 5 hanggang 10 minuto. At mag-solve ng mga crossword puzzle at memory game. At sa challenge kang isolve para yung memory mo tsaka yung way of thinking mo lagi pang mahata. Kung ang mga athletes, yung mga katawan nila, the more na ginagamit nila for training, for competitions, the more na inaalagaan nila. Ganun din ang dream. Mas lalo mo siyang ginagamit, mas kailangan natin siyang alagaan. Bilang teacher, importante kay Erlyn na makaiwas sa kalimot. Kaya inaalagaan niya ang sarili at pinapanatiling malusog. Hindi lang ang katawan, kundi pati na rin ang utak at isip.